So, yun yung masasabi ko sa lahat ng gusto mag-apply sa on process pa rin. Talagang kailangan ng mahabang pasensya talaga. Parang yung 75,000 namin, yun na yun. Yung sinabi nilang in possession. Eh that time po, ma-expire na yung profile namin kasi October na. In possession na yun sa mga nurses, yun registered po, nakalimutan nurse. Ko sabihin. In possession po siya for nurses sa Abu Dhabi and Dubai. Parang ang bilis ng transition from opening, po, yes, from opening a new DIY for express entry. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Can you turn that on? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitip, makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. Right here, Norbit Mountain. Pinalik ng park. So for in this video, meron tayong kakausapin isa sa mga subscribers na nakapunta na rito or hindi pala, papunta na dito sa Canada this coming September. Isa siya sa mga taga-subaybay and shout out to Robbie. Isa siya sa Express Entry Program going to New Brunswick. Maybe it's about provincial nominee program. Siya yung mag-share ng kanyang journey papunta rito sa Canada. So tatawagan ko si Robbie ngayon and hopefully at least magkaroon tayo ng idea kung ano yung ginawa nilang paraan. Baka mag-work din para sa inyo. Yun! So yan, makakasama ko si Boss Robbie. So yan, kasama ko si Boss Robbie. Nice to meet you and first time natin magkikita rito sa ganitong setup. Kaya nga po eh. Salamat sa ano, sa pag-message ah. Salamat sa pag-message. Opo, kasi lagi rin ako nanonood po nung nag-apply pa lang kami. So yan, kasama ko ngayon si ano, si Boss, si Sir Robbie. Siya yung mag-explain sa atin. Nag-apply po kami as Express Entry Provincial Nominee Program. That time po, nung nag-apply po kami, nag-agency pa po kami noon way back 2020, October. Nung nag-agency po kami, wala halos nangyari doon. Paano ba nag-umpisa? Paano kayo nag-umpisa? Ano yung unang yung ginawa? Kailan kayo nag-start? Saan kayo nag-apply? Kumbaga, take us back kung paano nyo nag-decide. Kasi it's all about the decision eh. Ano ba yung decision mo na pupunta kami ng Canada, ano yung dapat nating gawin? Sige po. Ayan, ito po yung si Athena. Hi Athena, saka si Robbie. Ano na kayo? Yan po yung list. Ano na kayo? Kasal na kayo? Married? Yes po. Yes. Yun. Po. 2018 po kami nagpakasal. Tapos nung 2020 po, kasi nasa Abu Dhabi po kami noon, United Arab. Dalawa doon kayo? Kami yes po. Kayo? Doon kami nag-work noon. Si wife ko po, nag-work siya sa home care. Ako naman po nag-work sa medical insurance. Pero pares po kaming registered nurse dito sa Pilipinas. Ngayon po, nung 2020, nag-decide kami mag-apply. Nung after namin nag-vacation from Philippines, nung bumalik na kami sa UAE, nag-decide kami mag-apply ng Canada. Kasi matagal na rin po namin siyang dream. Mm-hmm. Tapos, nung February, bumalik po kami ng UAE. And then, nag-decide kami na mag-apply. So that time, wala kaming kapera-pera nun as in zero. May mga utang pa kami sa bangko sa kasangang credit cards. So yun, nag-decide kami na paano tayo mag-apply. Paano tayo magsisimula from scratch ba or from ano. Or baka madi-delay tayo. Pero kasi that time kasi nung 2020, since nag-work kami sa UAE ng medyo matagal na rin. So nag-decide kami na ayaw na namin dito. Gusto na namin talaga mag-migrate sa Canada. Tapos yun yung time na nagsimula na rin ako manood ng mga content creator sa YouTube na nag-ano ng about sa Canada. Yung isa nga po yung napanood ko yung sa inyo, yung mga content nyo kasi may mga pathway like student and na pwede namin pagkunan ng info. Tapos after noon, nakapag-decide na kami, sabi ko, paano kaya gagawin natin? Wala tayong pera. Sabi ko sa kanyang ganun, may utang pa tayo sa bangko. Nag-decide kami na, sabi ko, try kaya natin mag-loan sa bank. Sabi ko sa kanyang ganun. Saan bangko na yan? Kasi, sa UAE? Sa UAE po, sa UAE. Nag-loan kami sa bank, sabi ko, try natin, just in case. So matagal pa naman yung application, at least may loan tayo. Ang ginawa po kasi namin noon, sir, nag-loan kami, tapos hindi talaga namin siya ginalaw. As loan in, lang talaga? Bank. Nilon lang namin katas nasa bank. Tapos may kasama siyang pagtitiis kasi alam naman natin tayo pag may hawak tayo malaking pera, pag napunta tayo ng mall, yung, bili dito, bili doon. Pero yung sa case namin, talagang tiis na namin. Pagkain lang. Basic lang din talaga. Talang meron kaming proof of funds. Kasi marami po nung mga nag-a-apply na nakausap namin nung may visa na kami. Sabi nila, paano kayo nag-apply? Sabi nila,
Tapos pinapakita namin sa kanila kung gaano kalaki yung proof of funds na kailangan. Labas pa doon yung mga IELTS mo, yung mga pang ECA mo. So labas pa doon, pinakita pa lang namin proof of funds. Nagugulat sila, sabi niya, napakamahal naman pala. So from there, nakikita ko sa mindset ng bawat nag-a-apply is umi-stop na sila doon pa lang. Dahil sa mahal. Which is, dahil sa malaki nga yung proof of funds, lalo karamihan sa mga nakakausap ko, dalawa anak, tatlo anak, gusto mag-migrate. So kami, imbis na tumigil kami sa part na yon na nag-decide kami na maghanap tayo ng way kasi imposibleng walang way kasi may mga nakakapuntangan ng hindi ano ng, hindi naman ano malaking pera kasi meron ako napanood na video noon na paano daw makakapunta ng Canada ng walang pera. Sabi ko parang imposible yata yun. Sabi ko pero may way para magkapera. So yun nga po yung ginawa namin nung February nung bumalik kami ng UAE. Sabi ko try nating mag-loan and then pag na-approve tayo, ibig sabihin, para sa atin talaga yung Canada. Sabi ko sa kanya ganun. Tapos, di nag-apply ako ng loan. Initially, dapat ako po yung mag-primary applicant. Kaya lang sa case po namin, si wife ko po kasi yung talagang nag-work as a nurse. And then, sabi namin, wala tayong kaalam-alam sa application that time. Pero, meron akong friend na nurse sa Ontario na ginaguide niya kami na sinasabi niya huwag na kayong mag-agency, kaya nyo naman DIY yan. So from there sabi ko parang medyo mahirap siya kasi para tayong working kasi nagwo-work kami parehas tas wala kaming alam, di naman namin alam yung process, busy kami pareho, busy kami parehas. Ginawa ko, nagkuha ko ng agency sa Abu Dhabi. Sabi ko medyo kaya naman siyang bayaran, sabi ko para may mag-aasikaso. And then from there, before kami nagkuha ng agency, since nga meron akong friend sa Ontario, nag-advise siya na ano, tsaka yung mga sa content nyo rin po, tsaka sa content ng mga ibang ano, na nag-YouTube. Nagkuha agad kami ng ano ng educational credential assessment. Actually sa inyo ko nga po nakita yung WES. Na yung content niyo niyan. Nag-apply kami doon, nagbinayaran ko na agad siya, nagkuha kami parehas. And then ilang weeks mo nakuha yung ano yung result na yun? 3 months in total. Kasi that time po, medyo pa-start na yung pandemic noon eh. Nagla-lockdown na. Medyo nagla-lockdown na. Tapos may notification na si WES na medyo madi-delay nga gawa nga nung nagsisimula na yung mga problema sa pandemic. Tapos nakuha namin siya after 3 months. Tapos meron na kaming result noon. Nakuha namin yung online lang na result. Yung digital copy lang. Hindi namin na-receive yung ano nun. Tapos nag-start na kami mag-review nung IELTS noon. Hindi pa kami nag-agency noon, nag-start na kami mag-review ng IELTS. Since working nga kami parehas, ang advantage ko lang is nung nag-start yung pandemic, work from home na lang ako noon. Kaya mas marami siyang time. Mas madami akong time na magbasa-basa, padahan-dahan, saka manood ng mga content creator sa YouTube. Tapos that time, yun na, na nagkaroon na kami ng schedule ng IELTS, binayaran na namin. Tapos frequently siyang na-postpone gawa ng pandemic kasi nga limited lang yung number ng mga pupere. Nag-lockdown kasi noon sa Abu Dhabi for almost 1 month. For 1 month. Yung mga healthcare workers lang yung lumalabas. So nag-process kayo during the pandemic? During the pandemic. Talagang sugal po siya, sugal. Kasi alam ko, with the pandemic, especially mga nag-process, it's either madi-delay or ma-expirean ka ng papeles mo. Kasi hindi natin alam na, hindi na, that time, hindi alam kung kailan matatapos eh. Kaya talagang sugal yung ginawa ninyo doon. Sugal po talaga. Pero before naman kami nag-process, talagang pinagdasal namin na ano, na magagabayan kami ni Lord. Kasi yun talaga yung number one na ano, process dyan. Bago tayo magsimula, kailangan idasal mo talaga yan. Tapos sama mo ng matinding lakas ng loob yan. Kasi talaga siyang sugal. Mahabang pasensya. Mahabang pasensya. Mag-iipong ka dyan. Mag-iipong ka ng lakas ng loob dyan eh. Yun. Tapos nakapag-take kami ng IELTS. August. Na. August na kami nakapag-take. Pero March kami nakapag-take. March kami nag-start nagbayad. Pati nung sa PCA. Pero ano lang po yun, self-review lang siya. Wala siyang, hindi kami nakapag-review kasi gawa nga rin ng busy kami. YouTube lang talaga. Lahat ng content sa YouTube na pwede namin ma-practice. Nakuha na ng information about paano yung exam sa IELTS. Kasi, syempre, sa Pilipinas, marunong naman tayo mag-English. Kailangan lang itama.
Oo, kasi di ba mayroon pong mga proper way. Tsaka may experience. Point system sila. Yung experience. Paano nila sa school naman, di English din naman ng turo sa school. Tama, tama. So, madali siya. That time, naka-take po kami ng IELTS. August. August. Tapos, nung nakuha na po namin yung result, nagpunta na kami sa agency. Tapos, nagulat yung agency. Oh, ba't may ganito na kayo? Kala ko ba, well, hindi nyo pa alam yung process. Sabi ko, meron po kasi kaming kaibigan sa, ano, sa Canada na in-advise kami na kumuha na nito para at least pag mag-apply. Direct. Kasi talagang hindi naman kami talaga dapat mag-agency kasi ayaw nga nung kaibigan ko. Kasi daw, kaya daw namin kaya kahit daw may trabaho. Kaya. Kasi puro daw online naman eh. Kaya, pero ayun, hindi ganun kadali. Mm-hmm. Hindi siya madali, actually. Tapos nung nag-agency kami, October 21 yun siya, no? October 21, nakapagbayad na kami, tapos na-lodge na yung application. Tapos yung agency namin sa UAE, hindi nila binibigay sa amin yung profile, pati yung password and everything. So parang sinasabi lang nila na ang gumawa daw is nasa Canada. So yung ganyan. Tapos monthly, naghihintay kami, nakatutok ako dun sa CIC News, kung aware po kayo dun sa CIC News. Yes, yung mga news. Ayun, dun po ako nagmamonitor kung ano yung mga laro, ano yung mga kinuha, mga ganun. Kasi nakapasok kasi kami sa express entry. Nasa express entry po kami, nagawa nila kami ng express entry. Kaya lang din nila binigay yung profile. Ang gumawa daw nun is sa Canada na agency nila. Mm-hmm. Parang sila daw is parang satellite, ano, parang gandhi kung maintindihan yung sinabi niya nun. Tapos, fast forward, sir, na-expire po yung profile. Walang nangyari. Magkano yung binayad mo sa agency doon? Para at least, may ano po, nasa 5,000 dirhams yun. 5,000 dirhams po, ganun. Magkano yung 5,000 dirhams? Sa peso yun is... 5,775 po yata yung complete mo sa... Nasa 75,000. 75,000 just for applying for the profile. Yes po, diba? Which is kaya po naman. Tsaka yung PR yun eh. Oo nga, yun nga, yung PR. Express entry na profile. Na profile pa lang yun. Oh. Na i-apply ka nila, tapos hahanapan ka nila ng mga province. Hanggang sa na-expire yung profile. Hanggang sa na-expire. Pero before po siya ma-expire, nag-plan na kami nun ahead of time. Sabi ko, malapit na ma-expire, anong mga plan A, plan B natin, yes, mga yes. Ganun. Na-shoot po kami, sir, sa student pathway. Mm-hmm. Shout out po kay Ma'am Aileen Dumaliang, yung tumulong po sa amin, si Sir Sarki. Palmero. Pwedeng patulong kasi parang naubusan na kami ng option kasi iniisip namin. Gawa po nung sa express entry, di ba wala pong nadudulo nun, puro PNP. Yes. Yun po. Nag-reach out ako kay Ma'am Aileen. Sabi ko, Ma'am Aileen, patulong po, ganyan. Tapos, tinulungan nila kami for free. Salamat po doon. Hanggang ngayon daw, free pa rin sila. Bigyan po nila kami ng LOA sa Lambton, sa Toronto. Hello. Tapos, ayun po, nung kumpleto na yung funds namin, parang tuition fee na lang, yung tutulungan kami ng father-in-law ko, mm-hmm. yung father ni Athena. Hindi po lumabas yung pera niya na pangbayad sana ng tuition. So, yun na naman, problema na naman. So, yun yung masasabi ko sa lahat ng gustong mag-apply sa on process pa rin. Talagang kailangan ng mahabang pasensya talaga. Challenge kasi talaga. That time, challenge talaga siya. At the same time, inline dapat sa plan sa inyo ni Lord. Kasi, nagtataka na rin kami bakit nadidelay. Tapos, maliban doon. Inabutan po kami ng deadline nung pagbayad ng tuition fee. September 17, kung ako nagkakamali. Deadline po yun ng tuition pin. Mas pag hindi mo siya nabayaran that time, mawawala yung slot mo dun sa program. Hindi po namin tapos nawala na yung slot namin. Ngayon po, nagpare-apply kami kay Ma'am Aileen ng LOA. LOA sa Niagara. Tapos sa Niagara, inaabot po kami nung punuan na slot. Tapos, iniba nila yung program, tapos hindi na naman kami nakakuha ng LOA. Tapos, ito pong agency na pinagbayaran namin, nag-email po sila na, uy, may ganitong program sa New Brunswick. Parang in possession. Parang yung 75,000 namin, yun na yun. Yung sinabi nilang in possession. That time po, ma-expire na yung profile namin kasi October na. Hindi ko na yun iniintindi. Sabi ko, basta makarating lang. Mag-student na lang tayo. Hindi namin pinapansin yun. So, antay kami ng antay ng LOA from Ma'am Aileen. Doon sa Niagara. Tapos, walang dumadating. Nagtataka na kami kasi one month, two months, ganun na yung halos yung lumilipas. Wala pa din. Sabi ko, nakakailang nalipat pa tayo ng program.
Tapos, one time, nung malapit nang ma-expire, nung October, binuksan ko yung website, since we are ready naman po kasi kami, kasi diba, mm-hmm. meron na kaming fans, meron na kaming ECA. IELTS. So, talagang ang iniintay na lang namin, meron na rin po kaming IELTS. Ang iniintay na lang namin talaga, yung provincial nomination o yung ITA. Yes, kasi yes. Pwede na kami agad mag-process eh. So, that time, sabi ko, why not try? Kasi wala namang mawawala since naghahanap naman talaga tayo ng pathway. Binuksan ko yung New Bronze NB, parang working NB. Yeah. Yes, that's, yes. That's parang ganun ko, kalimutan ko. Yung INB. Tapos, naggawa lang po ako doon, parang maggagawa ka ng profile mo. Since nga po si Mrs. nga yung naisip namin ay primary, kasi siya yung working as nurse talaga. Nilagay ko po yung name niya, tapos ganyan-ganyan. Tapos, naka-receive po kami ng email sa New Brunswick. Ng provincial nominee nila. Opo, naka-receive po kami ng email na info session yung i-attend. Na naka-receive kami ng invitation ng email sa info session sa New Brunswick nung September 15, 2021. Oo. I-attend po kami, tapos sabi nila, ito yung New Brunswick, ito yung province namin, ganito yung immigration namin. Population. Ito yung population. Ultimo nga po. Pati nga po yung percentage ng puno, nabanggit nila yun. Parang 80% daw is parang ganon. Yung hindi rin malimutan. 80% daw ng lugar nila, puro like nature. Parang ganon. French. Tapos language, ganyan. French daw. Para kayo nag-orientation na pala. Parang ganon po. Parang ganon po. Kung ano yung meron sa New Brunswick. Pero yung info session na yun, sa mga nurses, registered nurse. Nakalimutan ko sabihin. Info session po siya for nurses sa Abu Dhabi and Dubai. Kasi po parang pag nag-register ka doon, di pa sure na mai-invite ka. Kasi parang i-invite ka pa ng New Brunswick para umattend doon sa session. Yes, yes. Parang doon lang sa mismong session, maghihintay ka pa ng invitation. Uh-oh. So that time, na-invite po kami and then nag-process kami ng kung ano yung mga pinagawa nila. Nag-attend kami ng session. Tapos, that time po, hinihingi na nung New Brunswick yung express entry profile na hindi mag-expire. Specific nilang sinabi. Kailangan hindi mag-expire. Uh-oh. Opo. Since nga September na yun, tapos po October na, near expiry na. Mm-hmm. Ito na naman, problema na naman. Kasi nagpapagawa ako ng bago sa hindi na sila sumasagot. Agency. Napoprustrate ako. Wala, sabi ko, parang may nagbubukas na na pinto sa amin sa Canada. Tapos, hahadlangan pa ng agency yung binayaran namin. Yeah. Tapos, pagawa ko ng pagawa, hindi sila talaga nagre-reply. Hanggang sa nag-email ako one time, sabi ko, kasi dati po, nung lumapit ako sa agency, sabi ko, since may bayad naman kami, baka po pwedeng tulungan nyo na kami sa student. Sabi nila, separate payment daw po yun. Tapos, ang ginawa ko, sabi ko, since separate payment, di gawin natin siyang way para makalabas na sa kanila. Kanila na yung pera natin. Parang ganun. Mm-hmm. Sabi ko, huwag nyo na po kaming tulungan sa PR kasi mag-a-apply kami sa student. Sabi ko doon sa agency. Tapos, hindi rin talaga nila sinagot yung email ko na yun. And then, naghintay ako hanggang October 17. Tapos, nung na-expire, gumawa ko ng bago. So, totally new profile, DIY new na yun. Profile. Tapos sinayaan na namin yung agency. Doon na pumasok po yung DIY. Doon na pumasok yung basa na ako ng basa noon. Mm-hmm. Ano ba yung mga tapa? Kasi sabi ko, kung New Brunswick at least, dumiliit yung natin. Canada pa rin naman. Yeah, dumiliit yung... Yes, exactly. So yun, dumiliit yung babasahin ko. Parang hindi na malawak na at least na... Napaka-specific na yung babasahin mo na dahil isang province na yung magpo-focus ka na sa ibang province. Yeah. Tapos, yun po, nung October 17, gumawa ako ng profile. After 4 days po, 21, naka-receive kami ng LOI. From NB Express Letter of invitation na. Opo, ganun po. Tapos, nung naka-receive po kami noon. Ilang araw? 21 days? 4 days lang po. 4 days? October 17. No. October 17, gumawa po ako ng profile ng profile, na bago. Yes. Tapos, sinubmit ko po sa kanila. Kasi yung nag-message po sa amin doon is, immigration talaga ng New Brunswick mismo. Si so, direct Lindsay, na siya mismo from New Brunswick? Opo, yung talagang immigration officer ng NB. Oo. Ewan ko kung immigration officer tawag sa kanila, yun kasi yung banggit niya eh. Oo. Immigration officer from New Brunswick. So, government of New Brunswick. Ayun po, government of New Brunswick. Naka-receive kami ng LOI sa kanila for 4 days, after 4 days, right? Opo, 21 October naka-receive kami.
Tapos, after po nung na-receive namin yon, naka-receive kami ng EOI na 22 kinabukasan. Expression of interest na yon. Yes po. Yun po yung gagawa ka na ng profiles dun talaga sa website nila. Tapos, isasubmit mo dun yung... Yes. Isasubmit mo dun yung mga kailangan nila. Parang express entry yes. profile po ng province. May sarili din sila kasi yung provincial score system nominee. Eh. That's the provincial nominee. Yeah. Wala po kami nasushoot. Nasushoot na kami sa provincial nominee ng New Brunswick. Yes, tapos, yes. after 6 days po, naka-receive kami ng ITA sa kanila. Parang ang bilis ng transition from opening, mabilis. From opening a new DIY for express entry. Express entry. Nagkaroon ka na ng nomination for the provincial nominee from New Brunswick, tas dire-diretso na. Within the span of how many? 2 weeks? Within 2 weeks yata. Parang, yun, no? Opo. October 17, ginawa namin yung profile. Tapos 21, naka-receive kami ng LOI. Tapos 22, naka-receive kami naman kami ng EOI, yung expression of interest. Tapos gumawa na kami ng profile noon. Tapos 28, naka-receive kami ng ITA. 12 days. Less than 2 weeks. Less than 2 weeks. Opo, less than 2 weeks. Naka-receive kami ng ano ng ITA na sa anong NB. Yun. Tapos ano nang sumunod na nangyari after nung NB nyo? Yung ayan na. Wala na. Yan na. Yun. Marami pa. Tapos po nung nakareceive kami ng ano ng ITA, medyo busy kami nung time na yun kasi medyo marami rin akong work noon. Tapos late na ako natatapos. Natapos ko po yung application ko na nabit namin November 8 na. Kasi medyo busy-busy pa. Tapos ito pa isa. Nagka-problema kami. Bakit? Yung profile po niya na ilagay ko 1994 naging 2004 yung birthday niya. Kaya hindi lumalabas yung option na express entry. Sabi ko bakit ganun? Sinusunod ko naman yung instruction. Tapos ni-review namin ulit. Sabi ko tagal na pa. 204. Wala pa din sabi ko. 2004 so parang ang bata niya pa. Nakakita. Yes, yes. Tapos nakita niya nagkamali sabi ako. Sabi ko 2004. Ginawa ko, nag-email ako sa kanila, hindi pa rin sila sumagot. Yung NB, sabi ko, busy yata sila. Sabi ko, ito na naman, challenge na naman. Kasi sila lang ang pwedeng makapag-correct. Hindi na kasi namin i-edit. Kasi parang through IT po nila, i-correct yung date. Kasi hindi mo naman i-edit yung birthday mo. Ang challenge? Tapos, ang challenge po, sobra. Tapos ginawa ko, sabi ko, pag ito hindi sila sumagot hanggang bukas. Gawa na tayo ko, ng panibago. Gumawa ko ng bagong email na kamukha ng email niya. Nilagyan ko lang ng 26 sa dulo. Tapos gumawa na naman ako ng bagong profile. Bagong profile sa NB. Tapos doon ko siya sinubmit.